Yo mga idol, so ngayon nga ipag-uusapan natin yung 10 pinakamalalakas na karakter na naging Edo Tensei during 4th Shinobi War. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Anyway, meron nga palang bagong event yung Tong It's Go na Summer Fiesta na kung saan meron nga itong dalawang tournament. So yung una nga ay ang Tong It's Summer Fiesta Shining Tournament and yung isa naman ay itong Daily Tournament. Bali pwede ka nga mag-participate sa Daily Tournament twice a day. So yung una nga is 3 PM at yung susunod naman ay 8 PM. And yung number 1 nga sa ranking ng Daily Tournament ay makakakuha ng 3,000 Gold Stars na ang equivalent ay 3,000 prepaid load. So napakalaking load niyan at pwedeng-pwede mo nga yang i-convert sa diamond at ipambili ng kahit anong gusto mong skin sa Mobile Legends. So para makasali sa mga tournament ay i-click mo lang tong tournament at piliin mo tong Tong Eats. Then dito ay ipipili ka nga ng gusto mong salian na tournament, Daily Tournament or Shining Tournament. Bali kung kulang nga yung gold mo para makapag-register ay meron nga silang pinamimigay na 100k golds. Bali ilalagay mo lang tong code na to sa gift code at mariridim mo na yung 100k gold. So i-download mo na yung Tong It's Go, nasa description at nakapin comment yung link. Ang Edo Tensei nga ay isa sa pinakamalakas na jutsu sa mundo ng Naruto, na kung saan nagagawa nga ng user nito buhayin yung mga namatay na. And yung mga taong nabuhay nga gamit ang Edo Tensei ay nagkakaroon ng unlimited chakra at hindi rin napapagod. And yung mga abilidad nga na meron sila bago sila mamatay, magagamit pa din nila sa Edo Tensei form. Ang pinagkaiba nga lang, kinokontrol or hawak sila ng nagsummon sa kanila. So ang iisipin, overpower nga talaga yung jutsu na to. Kaya ngayon nga ay aalamin natin kung sino nga ba ang 10 pinakamalakas na naging Edo Tensei. Ang pang-10 nga sa ating listahan ay itong si Gengetsu, ang second Mizukage. So kinukonsider nga din siya na isa sa pinakamalakas na water release users. At kilala nga din siya bilang isang deadly genjutsu user. Bali yung sinasamon niya na giant clam nga ang nagke-create ng genjutsu para sa kanya. And pag nakasamon nga to, hindi nga siya tinatabla ng kahit anong physical na atake. So sa sobrang lakas nga ng Edo Gengetsu, halos maubos niya na yung lahat ng Shinobi sa 4th Division Unit ng Allied Shinobi Forces. Ang pangsyam naman ay itong si Mu, ang second Chuchikage. So nagtataglay nga siya ng KK Tota das Release. Bali ito nga isang powerful form ng KK Genkai. Dahil itong KK Tota nga ay kombinasyon ng tatlong elemental nature transformation. So iilan lang sa mundo ng Naruto ang may kakayahan na ganyan. Bali wala nga kayang pumigil na Shinobi sa kanya nung 4th Shinobi War except kay Onoki. Nakapwa niya merong ding das release. Ang pangwalo naman sa ating listahan ay itong si A, ang third Raikage. Nakita naman natin during 4th Shinobi War kung gaano kalakas at kabilis itong si A. So sa sobrang bilis niya nga nagagawa niya ngang makasabay sa bilis ng KCM form ni Naruto. At sa sobrang lakas niya nga parang imposible na nga siyang talunin during that time. Buti na lang nakaisip ng matalinong diskarte itong si Naruto para pigilan at talunin siya. Ang pangpito naman sa ating listahan ay itong si Hiruzen. So yung Edo Tensei Hiruzen nga ay parang kasing lakas na din ng Prime Hiruzen. Dahil ang naging problema niya lang naman nung tumanda siya kaya siya humina ay bumaba nga yung kanyang chakra reserves at yung kanyang endurance or stamina. Kaya nung na-Edo Tensei siya, masasabi natin na isa siya sa pinakamalakas. Dahil dito ay hindi niya na po problemahin yung chakra at stamina niya. Plus, isama mo pa yung fact na alam niya at kaya niyang gamitin yung lahat ng jutsu na nag-exist sa Konoha. Ang pang-anim naman ay itong si Toberama. Sa sobrang lakas nga ng Edo Toberama, nagawa niya ngang makasabay sa Jubito. Bali madami nga siyang inimbentong mga jutsu noong nabubuhay pa siya. Tulad na lang nitong Flying Raijin at Shadow Clone. In fact, siya pa nga mismo ang nag-imbento ng Edo Tensei na to. Bali nasa kanya na nga halos lahat. Bilis, Battle IQ, Chakra Reserves, malakas na swordsman at madami pang jutsu kayang gawin. Ang panglima naman ay itong si Itachi.
So yes, bali nilagay ko nga siya sa panglimang pwesto dahil para sa akin, yung lakas ng Edo Itachi ay almost kasing lakas na din ng naka-eternal Mangekyo Sharingan na Madara. So parang naka-EMS na din kasi siya during Edo Tensei dahil Unleashed Chakra na nga siya dito. Bali nung nabubuhay pa nga itong si Itachi, napakalakas nga ng mga ninjutsu at genjutsu na kaya nitong gawin. Ang problema lang, palagi siyang nauubusan ng chakra at stamina. Kaya nga, nung naging Edo Tensei, itong si Itachi ay para sa akin talagang overpower siya. Kasi imagine, kaya niyang gumamit ng unlimited Tsukuyomi, Izanami at Susanoo. Plus, isama pa natin yung battle IQ niya. In fact, si Itachi pa nga mismo ang nagpatigil sa Edo Tensei after niyang makawala dito at talunin itong si Kabuto. Ang pang-apat naman ay itong si Nagato. So napakalakas din itong si Nagato noong na Edo Tensei siya. Kasi imagine, kaya niyang gamitin lahat ng Rinnegan Power or Six Paths Power gamit ang isang katawan lang. So sa sobrang lakas niya nga, parang pinaglalaruan niya lang yung dalawang Jinjuriki na sila Naruto at Killer B. Bali, kayang-kaya niya na nga sanang talunin yung dalawang to kung hindi lang tumulong si Itachi para iligtas sila Naruto at Killer B. Ang pangatlo naman ay itong si Minato. Bali, ginulat nga tayo ni Minato nung na Edo Tensei siya dahil may mga ipinakita nga siya sa ating abilidad na hindi natin inaakala na kaya niya palang gawin. Tulad ng nakakapag-enter pala siya into Sage Mode at nakakapag KCM Form dahil nasa kanya pala yung Half Kurama. With KCM Form, masasabi natin na mas lumakas at mas bumilis palalo itong si Minato. Ang pangalawa naman ay itong si Hashirama. Though malakas na talaga itong si Hashirama kahit hindi siya Edo Tensei, paano pa kaya yung Edo Tensei na, diba? So nakita naman natin kung paano nahirapan sa kanya yung Edo Madara na mayroong Rinnegan. To the point na halos matalo niya na ito. Bali, natalo nga lang itong si Hashirama nung time na nasipsip na ng Edo Madara yung Sage Chakra niya. So dun pa lang sa fact na kaya makipagsabayan ni Hashirama sa pinakamalakas na Edo Tensei ay para sa akin deserve ni Hashirama sa spot na to. And ang pinakamalakas nga na Edo Tensei para sa akin ay walang iba kundi itong si Madara. So walang duda, kaya gamitin ng Edo Madara yung wood release ni Hashirama at the same time ay kaya niya din gamitin yung lahat ng Six Paths Power gamit yung Rinnegan niya. Nakita nga din natin kung paano niya inubos yung daan-daang shinobi gamit lamang yung kanyang taijutsu. At kinawawa niya nga din yung pinagsamang lakas ng limang kage. So dyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol sa 10 pinakamalalakas na Edo Tensei. Bali, kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At syempre, mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So, salamat mga idol! Okay.